Dahil sa inaasang buhos ng tao sa Loyola Memorial Park sa Marikina, naglatag ang LGU ng rerouting scheme para maiwasan ang traffic sa paligid ng sementeryo. May live report si Ryan Lasigas. Ryan? Dayan, tulad nga ng ilang malalaking sementeryo dito sa National Capital Region, handa na rin yung Loyola Memorial Park para sa dagsa ng mga pasahero o yung mga dadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay na nauna ng namayapa. Bilang bahagi ng pagpapatupad ng kaayusan ngayong undas, magpapatupad ang Marikina LGU ng rerouting scheme sa bahagi ng Loyola Memorial Park. Layo nito dayan na maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa lugar. Simula alas 12 ngayong araw hanggang hating gabi ng November 2, magpapatupad ng one-way sa kahabaan ng A. Bonifacio Avenue at Sumulong Highway. Samantala dayan, nakapwesto na ang Incident Command Post sa iba't ibang sementeryo dito sa Marikina para makatulong na mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Kasama sa naka-standby sa kanilang command post ang medical team, public safety operatives, health stations, ambulance at ang mga miyembro ng PNP. Kabilang sa mga sikat na mga personalidad na nakalibing dito sa Loyola Memorial Park ay si dating Senator Miriam Defensor Santiago. Dayan, sa mga oras na ito ay hindi pa ganun karami yung mga dumadalaw sa kanilang mga kaanak dito sa loob ng Loyola Memorial Park. Sa atin naman pakikipag-ugnayan sa mga otoridad dito, sinasabi nila na hindi naman ito tulad ng ilang public cemeteries dito sa NCR at iba pang bahagi ng bansa na limitado yung oras ng kanilang pagdalaw. Dito kasi sa Loyola Memorial Park, 24 hours maaring dumalaw yung maaring gustong mga dalawin yung kanilang mga mahal sa buhay na nauna nang namayapa. Pero katulad ng ibang mga sementeryo, mahigpit din pinagbabawal dayan yung mga matutulis na bagay, speakers, alak, baraha at iba pa. Dayan. Maraming salamat, Ryan Lasigas.